Mga makinang panggawa ng mga produktong yari sa bamboo o kawayan, ipinamahagi sa Toledo City, Cebu. Layon din itong mabigyan ng iba pang pagkakitaan ang mga mangingisda at magsasaka sa lungsod. Nagbabalik si Jesse Atienza sa detalye. Rise and shine, Jesse. Ito ang hudyat ng pormal na pamimigay ng iba't ibang makina. Magagamit ang mga ito para makagawa ng mga lamesa, upuan, wooden floorboard at marami pang iba. Galing sa Kawayan, ito ang Kabambuhayan Livelihood for Sustainable Communities Project, isang proyekto ng pribadong organisasyon at ng LGU ng Toledo City na naglalayong makapagbigay ng trabaho para sa organisasyon ng mga mangingisda at magsasaka sa lungsod. We had this brainstorming, ano ba talaga yung dapat sa community na yung sustainable, na hindi lang dole out, na parang in a long term, talagang pinag-isipan namin. Then we have partners coming in, yung Bamboo Cooperative, and also collaborating with the LGU. I'm happy that we have a Thermo Visayas Incorporated Abuetes Power is again helping the city of Toledo, helping the farmers group, the Fisher Fox here in Toledo City with this bamboo initiative. Mahigit sa 20 ang mga miyembro ng asosasyon ang katatapos lang sa kanilang training at workshop kung paano gumawa ng mga furniture at produktong ginamitan ng Kawayan. Bihira lang itong ganitong gawain, sir ba? Then at maganda naman siya. Sa ngayon ay sa mga lokal na merkado muna nila ibibenta ang kanilang mga gawang bamboo products. At pinaplano na rin ang posibleng pag-e-export ng kanilang mga sariling gawa. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.